mga Tams, no, sa episode na to, gagawin naman natin yung likod ng ating Speedtech FM chassis, no? Paano natin patitibayin? Sa episode na to, papakita sa inyo ang gagamitin natin ay ang tinatawag na 3-point attachment na in-sponsor sa atin ng kaibigan natin at katropa ka Tams na si James D. Malanta Jr. aka Mr. Hiram at Dims. Maraming salamat sa iyo. Shoutout sa iyo, maraming salamat sa pagbigay mo sa akin ng 3-point attachment na to. So, maraming salamat at gagamit din tayo ng ating 19mm aluminum roller na meron tayong spacer, screw, at mga lock nut. Kailangan natin to, importante itong lock nut na to. Kasi ito yung magpapatibay sa mga sa pag-lock natin ng screw, no? Siyempre, kailangan din natin mga nut. So, yan. So, simulan na natin mga Tams. Sa mga bago pa lang, huwag niyo makalimutan, like, share, subscribe po yung channel natin. Hit niyo rin po yung notification bell para updated kayo sa mga video yung gagawin natin. So, let's start na. So, maraming salamat po sa inyo at start na po tayo.
mga Toms, no, yung ginawa ko, binago ko yung setup niya, no. Lagyan ko ng ganitong klase ng FRP, kinabit ko sa gilid. Ito siya. So, babaguhin ko setup niya, makikita niyo kung paano yung setup ginawa ko. Kasi dati yung setup ng ginawa ko dito sa rear point attachment, ganito yung setup niya, no. Papakita ko sa inyo. Ito yung setup niya dati. O, ganun mga Toms, no. Pag nilagayin mo yung 19mm dito sa pinakagitna ng butas ng ating 3-point attachment, no. So, ang mangyayari sa kanya, sasabit siya sa ating car dimension, no. Yung car dimension siya kasi, yan yung sukat niya ng pinaka-auto na hindi ka madi-DQ. So, kung makikita nyo dito sa car dimension, yung ano natin, roller natin 19mm ay sumabit, no. So, hindi siya nagkasya sa car dimension. Kaya dapat ang butas na ilalagay natin na 19mm dito sa pinakahuli. Doon natin siya ilalagay para hindi siya sumabit sa car dimension. Kasi madi-DQ tayo niyan pag sinukat yan. So, ayan, makikita nyo. So, ayan, o. Ayan. Yung pinakagitna ng butas. Yun yung nilagay natin dito para makita nyo yung diferensya niya pag nilagay natin sa pinakagitna yung 19mm. Kasi may mga sukat yan. Sasabit siya sa car dimension. Anyway, yung car dimension na to, ito yung ginawa kong DIY na car dimension. Kung gusto nyo mapanood to, ilalagay ko yung link sa ibaba ng description para mapanood nyo. Kasi may mga sukat to, para malaman yung mga sukat, para po sa mga hindi nakakalam. Ito po yung ginawa kong DIY, no? Ilalagay ko yung link sa baba para makita nyo yung link. Yung paggawa ko ng car dimension, may mga sukat, at makikita nyo doon ano yung mga sukat na applicable sa isang auto natin. So, dapat magkakasya siyang ganyan. So, yan. Kaya dapat doon natin siya uli, yung 19mm. Pero kung 17mm lalagay mo dyan, okay lang. So, yun. Sana kahit paano nakatulong sa inyo, nakakuha kayo ng idea, no? So, let's start. So, ito siya mga Toms, no? Ito yung pinakagitna niya. Yan. Yung butas na yan. So, dapat ilalagay natin siya dito. Para magkasya siya sa car dimension natin. So, babaguhin natin yan. Nilagay natin dito sa gitna. Ito. Ito yung pinakabutas. Dito natin siya lalagay. Para kumasya sa car dimension. So, yun. Pisa na natin. Ngayon, mga ka-Toms, no, itong screw na to, ilalagay natin dito yung 19mm na roller. Lalagay natin dyan. So, pagkalagay natin dyan, kakabit natin dito sa pinakahuli ng butas. Ito. Itong huli na to. Ito. Dyan natin lalagay yung pinaka-screw para magkasya sa car dimension checker, no. So, hindi na siya sasabit. So, hindi na tayo madi-DQ. So, yan ang gagawin natin. So, ito naman, itong pinakahuli na to. Diyan natin sasabit yung pinakalagayan ng ating brake. So, magiging ganyan siya. Ganyan siya. So, makikita nyo na, panoorin nyo. So, simulan na natin mga Toms.
So yun mga Tams, nakabit na natin yung roller niya dito sa pinakahuling butas na to, dito sa ano, para hindi siya sumabit sa car dimension, no. Ngayon, yung ilalim, yung dati itong popsicle na to nakalagay sa ilalim, ngayon inibabaw ko kasi sumaside siya sa brake, no. Side siya sa brake kaya inibabaw ko siya. Ngayon, may tornilyo yan doon sa gilid na yan, may tornilyo yan dito. So ang ginawa ko, grinder ko siya. So ito, panoorin nyo paano siya grinder para hindi siya sumabit dito sa roller na to. Makikita nyo, yan o, umiikot siya. Para hindi siya sumabit yung tornilyo doon, grinder ko siya, panoorin nyo. So ayan po, yun, kaya yung grinder ko siya para hindi na siya sumabit. So okay na siya. Para tapos pag pinasok natin siya dito sa car dimension, suk na siya. Ayan, nakikita nyo. So ikakabit na lang natin yung roller sa ibabaw. So ayan po, so abangan nyo. Tara, kabit na natin. Yun mga Tams, natapos na natin yung ating pagkakabit ng 3-point attachment. Naitama na natin yung lagayan ng 19mm na ilagay na natin doon sa pinakadulo. So, tapos na tayo. So, susukat natin yan dito sa car dimension natin, no, na ginawang DIY. Kakasya na siya. So, ito siya. So, kasya na siya mga Tams. Ayan o. So, tinama na natin yung ano, dating mali na ginawa ko. So, yun na yung bagong setup niya, no. So, susunod, papakita ko naman sa inyo yung paano ko ginawa tong aking ano. Rear lantern, front lantern, no. Ito, papakita sa inyo paano ginawa to sa part 3. Itong part 2, ito naman yung ginawa natin, binago natin yung setup natin ng ating rear na 3-point attachment, no. So, tinama natin yung butas, nilagay natin doon sa pinakahuli. So, tapos na po tayo dito sa part 2 ng ating Speedtech setup, FM chassis, no? Paano patitibayin, no? So, ito na ang ginawa natin. Yan. Bali, kinabit natin yung pinaka, ano, roller niya doon sa ilalim. Tapos, naglagay tayo ng konting FRP na pinutol natin, tapos nilagay natin dyan, tapos nilagay natin doon sa ibabaw, pinutol, tinanggal natin, inis-is natin yung pinaka-tornilyo doon para hindi sumabit tong ano, roller. So ginamit ko tong ating DIY na tools ng matatandaan yung mga nakatanong na paano ko ginawa yun. So ito yung DIY, no, so na nagamit natin pang ano, so makikita nyo. Gagamitin ko rin to pang gamit nitong paggawa ng ating front lantern. So yun, abangan nyo yung part 3.
paano gawin yung ating front lantern, no? So, huwag nyo kasanang kalimutan like, share, at subscribe po yung channel natin at hit nyo na rin po yung notification bell. Maraming maraming salamat po sa lahat ng subscribe sa channel natin. And God bless po sa panonood nyo.